Scottie Thompson ginulat na naman ng crowd sa malahalimaw niyang rebound na isalba pa ang panalo sa crunch time. Game 5 between Barangay Ginebra at Meralco Bolt. Sino kaya sa dalawang teams na to ang makakakuha ng crucial Game 5? Well, balik starting 5 para sa Meralco Bolt. Itong si Alain Maliksi, samantalang same starters naman ang gamit ng Ginebra. Maagang kinain ni Aaron Black itong depensa ni LA Tenorio, scoring 7 straight points. Talagang si LA ang pilit nilang inaatake sa depensa dahil alam nilang mas madaling atakihin ang depensa ni LA. Kaya naman mainit na 10 points agad ang nagawa dyan ni Aaron Black. Pero nagkaroon ng pagbawi dyan ng Ginebra. Nagumpisa yan sa napakagandang crossover move ni Scottie Thompson hanggang sa sinundan naman niya ng disenteng opensa mula kay Arvin Tolentino at Justin Brownlee. Well, under 3 minutes mga bro nang ipinasok etong si Japet. Kahit hindi pa din 100% etong si Aguilar, ramdam pa din ang malaking impact nito pagdating sa depensa. Nakapagbigay pa to ng 2 points bago matapos ang quarter mga bro. 25-22 hawak ng Ginebra ang kalamangan. Start of second quarter, hindi pa din tapos etong si Japet dahil isang matinding alley-oop dunk naman ang nagawa niya mula sa napakagandang pasa ni Scottie Thompson. Tila hirap naman makakuha ng opensa ang Meralco dahil pa din sa presensya ni Aguilar sa ilalim. Naka-score na lang sila nung inilabas na etong si Japet, kung saan 9-0 run ang naging pambawi nila sa run ng Ginebra. Pero mabuti na lang to the rescue ang best import ngayon conference, scoring 10 points sa second quarter. Kumana din ang tigisang 3 points dyan sila Tenorio, Jeff Chan, Arvin Tolentino at Nard Pinto. Kaya naman in just like that, hawak ng Ginebra ang 11 point lead sa first half, 54-43. Entering of third quarter, mainit na 5 quick points agad ang nagawa dyan ng Meralco Bolts. Pero agad namang sumagot ng 3 straight 3 points ang Ginebra, dalawa doon ay galing pa kay Brownlee. Takeover mode na mga bro, under 7 minutes naman ang tahimik na si Cliff Hodge ay nakatikim pa ng butata mula kay Scottie Thompson. Pagtapos niyan, kumanapa si Scottie ng 5 straight points. Kaya naman angat sa 12 points ang kalamangan dyan ng Ginebra, 70-58. Tila may masamang balak naman etong si Aguilar matapos ang follow-up dunk attempt niya sa harap ni Tony Bishop. Miski etong si Scottie, napareak na lang din mga bro. Well, end of third period, hawak ng Ginebra ang 9-point lead, 82-73. Fourth and final quarter, hindi lang talaga pang depensa etong si Scottie dahil patuloy pa din ang pagdadamage niya sa opensa. Well, under 8 minutes nang pumalo ulit sa double digits ang lamang ng Ginebra. Mula yan sa end one hard foul ni Hodge kay Brownlee, 94-80. Pero hindi pa tapos ang laban dahil uminit bigla ang opensa ni Tony Bishop. Baba na lang sa isa ang lamang ng Ginebra matapos ang 15-2 run ng Meralco. Pero mabuti na lang naging pansagot ng Ginebra ang opensa ni Bulldozer Sista at malalimaw na rebound ni Scottie Thompson. Under 2 minutes, balik sa 8 points ang lamang ng Ginebra, 105-97. Sa napaka-crucial na run na yon ay sa uli, ay nakuha na din ng Ginebra ang panalo mga bro. Nakapagdala dyan ng 38 big points si Justin Brownlee, 13 points para kay Sistan, 16 points para kay Tolentino, habang almost triple-double naman ang nagawa ni Scottie Thompson with 19 points, 9 rebounds at 11 assists.